Muli isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church from the commentary work of Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. Tayo po'y nagpapatuloy, medyo na-delay dahil I have watched the live broadcast of Dr. Bob regarding sermon preparation. So it's really a blessing to see Dr. Bob preaching, teaching young preachers like me to regarding insights both in sermon preparation and the hermeneutical and exegetical principles na maaaring may apply sa pag-aaral ng salita ng Diyos in sermon preparation and its delivery to the congregation. So I shared the link a while ago in our Baptist Ministerial Seminary page as well as our pre-Bible commentary page. So tayo po'y nagpapatuloy sa pagtalakay ng Mark chapter 1 verse 21. So tayo po muna'y manalangin. We thank you, Lord, for your mercy and grace to us. Salamat sa inyong biyaya, patuloy niyong paggabay sa bawat isa. Dalangin ko na kayong sa inyong spirito ang patuloy na manguna sa amin sa maikling panahon ng pagtalakay, Panginoon. Mas makita namin, mapaiting ang aming pagnanais na kayo ang paglingkuran at patuloy na maging matapat bilang inyong mangaral sa pangangaral ng inyong salita, pagtuturo ng mga biblical na doktrina na inyo pong pinagkaloob sa amin through the scriptures, the inspired written word. Be with us for the rest of the day. Bless the people. Bless your people as we also prepare for our services this weekend. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so tayo po ay magpatuloy na. Basahin ko lang ang verse 21. No? Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat. So we already discussed the Sabat term, no? Na tatanging paksa patungkol sa Sabat. Kagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. So meaning he begins to teach, no? Immediately, no? Kaagad or kagyat. So yan yung ginagawa ng Panginoon. At yung pagkakatala ni Marcos, there's this immediacy. Okay? So iyon ay kaugalian para sa sino man sa kongregasyon. So this is a tradition in the synagogue, the congregation, o isang bantog na bisita na napili na manguna sa pagtuturong bahagi ng pagsambang paglilingkod. So there's this recognition of these visitors. Na pumupunta sa mga sinagoga upang sila ay mangaral. Na manguna sa pagtuturong bahagi ng pagsambang paglilingkod. Kadalasan, isang talata mula sa Torah. So which is Genesis to Deuteronomy ang binabasa na, at isang talata mula sa mga propeta. Maaring ito ay from Joshua to Kings as well as from Isaiah to Malachi. So those are the traditions. At sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay nagturo sa sinagogang ito. Now, what happened next? On verse 22, may kita natin, namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad ng isang may otoridad at hindi gaya ng mga skriba. So, with authority, the Lord Jesus Christ preached, na perhaps yung exposition ng Panginoon sa mga talatang ito that eventually will lead to his fulfillment of these messianic prophecies na may kita po natin. Ayan. So ang reaksyon, at dapat itong maging reaksyon, no? Kapag pinapangaral ang salita ng Panginoon, no? Lalo-lalo ng Ebanghelyo, ay may pagkamangha, lalo na sa ating mga mananampalataya. Patuloy tayong namamangha sa salita ng Diyos, sa kanyang gospel. Namamangha sa kanyang gawa ng pagliligtas sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang katubusan sa buong sanlibutan. Ganun din naman sa mga di mananampalataya. Ito'y kamangha-mangha dahil pinapangaral natin ng may
otoridad galing sa Diyos ang isang kinasihang kasulatan. But for the case of the Lord Jesus Christ, siya mismo ang salita ng Diyos, ang berbo ng Diyos. No? At nakita nila yung pagkamangha. No? Sa literal, ito'y nangangahulugang mamangha sa pagkakita. So all of them were shocked on what they heard and seen as the Lord Jesus Christ preached the gospel or preached during those times. Okay? Ang uri at nilalaman ng katuruan ni Jesus ay lubhang naiiba mula sa mga rabi o sa mga guro ng panahong iyon. Sinisipin nila ang isa pa bilang otoridad, ngunit siya na nagsalita ay may otoridad galing sa Diyos. Their pan of quoting from prominent rabbis of the past sa kanilang pangaral, ngunit ang Panginoon mismo, siya ay nagsasalita na may otoridad sa Diyos. Sa Diyos mismo yung otoridad. No? Hindi kung sino-sino mga rabi na kinukot. No? So naitala rin to sa aklat ni Matthew chapter 5. Ang mga katuruan at ang mga gawa ni Jesus ay naglulot ng pagkamangha, pagkabigla, at kahit na pagkatakot. So iba't ibang mga reaksyon ang nakikita natin dito. Katulad ng nabasa natin sa verse 22. No? Banggitin ko rin dun sa verse 27. Iba't ibang reaksyon. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa at sinasabi, ano ito? Isang bagong aral? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod. Alright? Isa pa sa chapter 2, verse 12. Tumayo nga siya agad at tinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat namangha silang lahat at niluwalhati ang nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Wala pa sa kasaysayan ng first century Palestine, no? Nagkaroon ng ganyang pangyayari. 542. So I'll be quoting some verses here. Kagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad siya na may 12 taon na. Kagad silang namangha, no? Yung pagkamangha talagang nandoon sa mga nakikita natin. Alright. Another, siguro, laktaw tayo ng konti. Okay, 10:26. Okay, sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? No? Yung patungkol sa kaharian ng Diyos, no? Ay yun yung dadaan sa butas ng karayom ang kaysa mayaman na pumasok sa kaharian. Ang tanong, sino maliligtas? Kung ganun kahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. No? So yung kanilang reaction. Sige, another verse, 14:33. Kanyang isinama sina Pedro, Santiago at Juan at nagsimula siyang malungkot at mabagabag. No? So yung mga reaction. Actually, ito'y patungo na dun sa kamatayan ng Panginoon. So, okay, saglit lang. May nag-chat mga kapatid.
Okay. So ito yung mga ipasamot-saring reaksyon, ng pagkamangha, pagkabigla, at kahit ng pagkatakot. Kasi after so many years, no, in the life of the biblical history, so ito yung pangatlo sa streams of signs and wonders na naganap. No? Sinasabi ko nga sa inyo, una yung panahon ni Moses, that's the time of the law as presented. And then we have the time of Elisha and Elijah, the time of the prophets. And then the next stream of miracles, signs and wonders is from the Lord Jesus Christ himself and the apostles. So hindi tama na sabihin na araw-araw naghihimala ang Diyos in terms of biblical history. Hindi po. No, tatlo lang. No, throughout the biblical timeline, tatlong beses lang nagkaroon ng streams of miracles, signs and wonders. No, kaya with this long, more than 400 years of silence in terms of biblical revelation, talagang namamangha sila, natatakot tong mga tao. No. No, kung saan ko anong narinig nila. Right? Hindi gaya ng mga skriba, no? In comparison to the scribes, no? Walang-wala itong mga iskriba na ito. Hindi, kumbaga, wala man lang sa kahit kaunti, no, sa level. No? Si Jesus ay hindi sinisipi ang pasalitang tradisyon. No, sumisipi sa pasalitang tradisyon. He is expounding directly on the Torah, no, on the Old Testament scriptures during the time, no? For instance, the Talmud. Kaya naman kasi naisulat yan nung mga taong 200 na. No? Kung tutusin, mas matanda pa ang New Testament dyan sa mga Jewish traditions, no? Yung mga pasalitang tradisyon na naisulat on the 2nd century. Ang mga Hudyo ay nag-aalala na sila ay maaaring lumabag sa kautusan ng Diyos, kaya bawat talata ng Torah, kaya bawat talata ng Torah. Ayan, diba? Adobe engine natin. Ang mga sinulat ni Moses mula Genesis hanggang Deuteronomio ay pinapaliwanag sa pamamagitan ng mga rabbinical na pagtalakay. Nang lumaon, ito ay umusbong sa mga paaralan, no, na tinatawag dalawang schools of thought. As far as Jewish interpretation is concerned, the liberal one we call Hillel and the conservative one is Shammai. Ang mga nangungunang mga rabbi ng dalawang sinaunang paaralan ay kadalasang sinisipi bilang mga otoridad. So whether you're from the liberal interpretation stream or you are from the conservative one. Yan yung mga sinisipi ng mga guro ng sinagoga. Kaya, oh, sinipi mo yung great rabbi na yan, so and so, no? Pero ang Panginoon hindi. Siya ay nagsasalita, nangangaral, ng mula sa otoridad ng Diyos. No? Talagang namangha sila. No? Kakaiba ito. Hindi ito, ano lang, so and so lang. No? That as if he's speaking the words of God, no? Directly. Ang mga skriba, so yung authority ng mga scribes, yung mga sinipi nila, no, whether that be Hillel or Shammai, no, yung mga rabbi na yan. Ang mga skriba ay ang mga professional na mga guro ng Judaismo na nagpapaliwanag ng pasalitang tradisyon sa mga lokal na kalagayan, yung mga sinagoga at mga pangangailangan. That interprets in terms of the local condition as well as the needs of the synagogue. Karamihan ng mga skriba sa panahon ni Jesus ay mga Pariseo, no, from the Pharisee. Okay, so there's this, let's go now to the special topic of the scribes or mga skriba. Maganda rin pag-aralan to. Yung kanyang mga historicity. Andali lang po. Kape po muna tayo mga kapatid.
Ayan, medyo late na ako kasi pinanood ko pa yung kay Dr. Bob kanina, yung sermon preparation, sa refresher course. Kahit ako na-refresh doon sa mga paliwanag ni Dr. Bob. Kaya medyo, at the same time, medyo may problema tong yung browser ko. So, I will be uploading this late, itong ating recorded lesson. Okay. Ang titulo ay nagmula sa Hebreong pangalan, sa noun, Hebrew noun. No? So, ito yung reference niya doon sa mga Hebrew lexicon na nangangahulugang isang isinawikang mensahe o isang isinulat na dokumento o utos. Nung ito ay sinalin sa Greek, no, during the time of the Septuagint, it's the Greek translation of the Old Testament text, as well as the yung time na yun, yung Koine Greek ang ginagamit, ang Griegong salin na grammatius ay kadalasan tumutukoy sa isang isinulat na mensahe. Okay? Ito ay maaaring mga hulugan, the term scribe, means as far as Nehemiah is concerned, is tagapagturo, teacher. So, yun po yung makikita natin dyan. Dali lang po mga kapatid. Medyo mabagal ang network natin, so yung access ko. So, tagapagturo or we call it an educator. Okay, so yun yung context ng Nehemiah chapter 8. Or that could mean government official or namumuno sa pamahalaan. No? Katulad nung sa 2 Kings 22:3-13. No? But we won't read those texts anymore. And then third usage of this term, grammatius, no? From the Septuagint, no? Ay tagapagtala o kalihim. It could be a recorder or a secretary found in Chronicles 24, 1 Chronicles, and 2 Chronicles 34, as well as Jeremiah. Tingnan natin, Jeremiah 36:22. Propeta Jeremias. Ayan. Doon ay ikasyam na buwan at taglamig at ang hari ay nakaupo sa loob ng bahay at may apoy sa apuyan na nagningas sa harapan niya. Okay, so yun yung makikita natin diyan na okay, text. Taglamig at ang hari na nakaupo. So perhaps on that context, no? Pagkabasa ni Edu, verse 23, ng tatlo, apat na hanay, so si Jehudi. Okay, ang iyon ay pinutol ng hari sa pamagitan ng patalim at hinagi sa apoy. So yung pagkakagamit dito nung yung pag nagbasa in terms of the tagatala o kalihim. Then pang-apat is military officer o pinunong pang-militar. Ang usage niya sa Judges 5:14. Teka. Jude ang nailagay ko. Okay. Mula sa Ephraim na kanilang ugat, sila ay naghanda patungo sa libis, sa likuran mo ay ang Benjamin, kasama mo ang iyong kamag-anak. At si Makir na nagmula sa mga pinuno. So, perhaps yung pinuno dito at Sebulum na may lawak ng tungkod ng pinuno. Okay. And then also pang-relihiyong pinuno in Esdra 7:6 and Nehemiah 12:12. Tingnan natin sa Esdra. Ang Esdrang ito na umahon mula sa Babylonia, siya ay isang iskribang dalubhasa ng kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel. Ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat ng hiniling sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya.
So referring to Ezra also in Nehemiah 12:12-13. Sa bagong tipan, sila ay kadalasang nauugnay sa mga Pariseo. They are referring to the Pharisee. Sa isang kaunawaan, sila ang mga taong aral sa lumang tipan at ang mga pasalitang tradisyon, no, tinatawag natin na Talmud. May mga oral tradition that had been passed through generations, no, yan yung Talmud. And eventually, it had been written on the second century. Sila ay tumutulong sa pagbibigay kahulugan, no, interpretation o yung pagpapaliwanag at paglalapat ng mga panghudyong tradisyon sa pang-araw-araw na buhay. So meron pa ditong apocryphal book na Sira, Sirak. If I'm not mistaken. So tingnan ko lang yung aking reference na Sira, okay, 39. Subalit ang kanilang katwiran, baka hudyong legalismo at ritual ay hindi maaaring magdala ng kapayapaan sa Diyos. That's the problem of the Pharisees in scribes in general, because they have this Jewish legalism and rituals na doon binibuild yung kanilang pananampalataya rather than looking at the Messiah. No, ay sila'y naging alipin ng mga ritual ang mga panghudyong legalismo. Now, also in Matthew chapter 5, verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So meaning their legalism and rituals won't bring you to the kingdom of God. Also in Romans chapter 3, verse 19. Ngayon ay nalalaman natin ano mga sinasabi ng kautusan. Iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim sa hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang tao ang ituturing naganap or justified sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Also in Colossians chapter 2, verse 20. Kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanlibutan, bakit kayo'y nabubuhay sa paraang sanlibutan pa rin? Bakit kayo nagpapasakop sa mga alituntunin? Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Ang lahat ng mga alituntunin ito ay masisira sa paggamit palibhasa ng mga utos at aral lamang ng mga tao. See? Pag tayo ay umasa sa legalistic na kaisipan ng mga aral ng at utos ng tao, yan po ay ating ikapahahamak. Sila ay kadalasang inilalarawan sa mga sinoptikong ebanghelyo. Di kailanman nabanggit ni Juan sa kasulungat ni Jesus, no? Na kasulungat ni Jesus, bagamat ang iba ay tumugon sa kanya. So some have responded to the call for salvation, but not all. Majority of these scribes and Pharisees are against the Lord Jesus Christ. Okay, so tuloy lang natin ito. Matthew chapter 8, verse 19. Lumapit ang isang skriba at nagsabi sa kanya, Guru, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo. So, alam natin yung cause of following the Lord Jesus Christ. Ang pagsasalungatan sa pagkain kasama ng makakasalanan at mga tagasingil ng buwis, no? So ito yung makita natin isang yugto ng pagtatagpo ng Panginoon at ng mga Pariseo at skriba. Also in Mark chapter 2 verse 16.
nang makita ng mga skriba ng mga Pariseo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Okay, so yan yung tagpo dyan. Sa unang tagpo, no? Number two, pagsasalungatan sa pinagmulan ng kapangyarihan ni Jesus sa pagpapalayas ng mga demonyo. Akala nila kay Belzebub o sa kay Satan, no? At sinabi ng mga skriban na bumaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Belzebul. Sa pamagitan ng pinuno ng mga demonyo ay nagpapalayas siya ng mga demonyo. Of course, he is not. Hindi yan yung tamang ano dyan. Now, of course, ang kapangyarihan ng Panginoon ay galing sa banal na spirito. No, kaya nga puro salungatan ng tagpo, halos eh. No, isang event lang yung kanina, yung nakita natin yung gusto niyang sumunod sa Panginoon. But here, almost all of the accounts of the Lord Jesus Christ with the Pharisees and scribes are in confrontation, confrontational. Ang pagsasalungatan sa pagpapatawad ni Jesus ng kasalanan, even they question the Lord Jesus Christ in forgiving sins. No, they have not really recognized the Lord as the Messiah, as God. No, because ang Panginoon lang nakakapag Luke 5:21. Ang mga iskriba at mga pariseo nagsimulang magtanong, sino ba ito na nagsasalita ng kapalastanganan? Sino ang makakapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? In fact, the Lord Jesus is claiming deity here. No, kaya ganun-ganun na lamang yung kanilang pagtuligsa at pagsalungat sa Panginoon. Pang-apat, pangangailangan para sa isang kagilagilalas na pangitain. In Matthew chapter, so hinihinga nila ng signs. Pero alam natin na gusto lamang nilang hulihin ng Panginoon at alam ng Panginoon yun. No, pagkatapos, ilan sa mga skriba at mga pariseyo ang nagwika, Guru, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Kaya ang binigay niyang tanda, yung tanda ng kay Jonas. No? Okay, number 5. Pagsasalungatan sa paghuhugas ng kamay. No? So, yan, ubusin na lang natin 'to para we will, Lord willing, by tomorrow ay panibagong textual study tayo. Okay? Don't worry kung na-miss nyo 'to, you could rewind or you could download the material, no, under the freebiblecommentary.org. Makikita niyo 'yung Tagalog section. You could download the this, no? Kaya lang, medyo hindi pa updated yung Bible translation dyan. I'm still using the Tagalog ang Biblia during those time. But now, I'm using the ang bagong ang Biblia. Okay? Yan, yung pagsasalungatan sa paghuhugas ng kamay, mga pang-seremonyang paghuhugas, pang-anim, pagsasalungatan sa pagpapatunay ng mga tao at tagumpay na pagpasok sa Jerusalem. At triumphant entry of the Lord Jesus Christ. Number 7, pagsasakdal ni Jesus sa kanilang motibo na paghahanap ng karangalan at kataasan. In-expose ng Panginoon itong bahagi nito. Tingnan nga natin sa Matthew chapter 12, verse 38. Ito na yata yung kanina, tuloy na lang natin. Ngunit sumagot siya sa kanila, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tandang ibibigay sa kanya liban sa tanda ng propeta, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw 3 gabi mapapas sa ilalim sa lupa. So they're looking for glory, no? Yun talaga yung purpose nila eh. Karangalan, kataasan. At pang-8, pagsasakdal ni Jesus sa kanila bilang nagkukunwari at mga bulag na gabay sa luklukan ni Moses. No? So parang ang gabay mo bulag, no? So wala ka talagang tatahaking tama. So ikaw ay mapapahamak pag
bulag ang iyong sinusundan. Dahil sa kanilang kaalaman sa banal na kasulatan, sila ay dapat na maunang makakilala at tumanggap kay Jesus. Now, that's the irony. They know the Old Testament scriptures, these messianic prophecies applied to Christ. No, sila dapat yung unang makakilala sa Panginoon. Now, because of their traditions, dahil sa mga tradisyon at legalismong ito, ito ay bumulag sa kanila. Kapag ang liwanag ay naging kadiliman, anong laking kadiliman? Nasa kanila na eh, yung lumang tipan na may ilalapit sa kanila sa Panginoon. Ngunit because of this darkness of legalism and tradition, hindi nila nakilala ang Panginoon. Bagkos ay naging salungat pa sila sa kanila. Okay? So, yan po. So, tomorrow, tutuloy po natin ito sa verse 23. Okay? So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon ito. Let's pray. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Bless our study. Bless the words that had been spoken. May you illumine us through your Spirit. Bless your people, Lord. This is our prayer in Christ's name. So, marami pong salamat at kita-kita po tayo bukas. God bless us all.